kenapa aku magdamag na nakatingin sa'yo at di mo lang alam. Sa gitna ng kadiliman, di mapakali, ako'y nabighani. So mga kinks, yan yung igigitar tutorial natin ngayon, ang kanta ng Sugar Cream na Mariposa. At kaya na in-request ng kinks natin na si Jericho Niño Ares. Oh my kinks! Oh my kinks! Jericho Niño Ares, ito yung request mo, ipagpaumanhin mo, medyo natagalan tayo kasi last year pa yan. Pero ngayon, magagawa na natin yung in-request mo. At sana ma-enjoy mo yung kantang yan. Pero sa ngayon, ang unahin natin syempre ay yung intro lang. Kasi pag sinama natin yung chords na ginamit dyan, ay magiging masyadong mahaba yung vlog natin. Sa kasunod na vlog nito, kasunod na agad, yung chords naman na ginamit. Pagpasensya nyo na mga kings kung may marinig kayo nagpupukpok kasi sa kabila yata ay may ginagawa yung bahay nila. Kaya pagpamanhin nyo na makakarinig kayo ng mga pukpok. At mga kings, shout out muna kay Steve McBans Vlog. Shoutout sa iyo, Kings. Maraming salamat sa iyong panonood ng ating mga guitar tutorial. At syempre, special shoutout na rin kay Sean. Sean, shoutout sa iyo. God bless us all. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Laging mag-iingat sa anumang oras kung saan man kayo nandoon ngayon. At syempre, bago natin i-start ang ating guitar tutorial, di mo lang alam na masam ang panahon. Mimo? Mama, thanks! Pasok, intro. So mga kings, pag-aralan na natin ang intro ng kantang Mariposa ng Sugar Free. Ang gitara natin ay naka-standard tuning. Yung chords na ginamit dyan sa susunod na vlog na natin gagawin. So ilalapit ko lang yung gitara. Mga kings, ang aking babanggitin muna ay yung number of frets kung saan naglaro yung mga daliri dun sa intro. Pero ilalapat na natin ang isang daliri natin sa number 4 string. Okay, nakalapat na yan. Pag kinalabit nyo yung number 4 string, kailangan isasama nyo yung number 5 string na open. So now, ang babanggitin ko ay number of frets habang nakalapat na kayo sa number 4 string. 13, 11, 9, 7, 6, 7, 6, 7, 9, 11, 6, 7, 9, 11. Sana nasundan nyo mga kings. Kung hindi pa, listan nyo na lang sa papel para babasa-basahin nyo na lang. Ang strumming pattern niyan mga kings ay down, down, down lang. Puro down lang. Parang kinakaskas yung ganun. So, lapatan natin ng konti, yung mabagal. Yan yung unang part. So, ang kasunod nito, yung daliri nyo, ilagay nyo sa number 5 string. Yan. Pag kinalabit nyo yung 5 string, kailangan patatamaan nyo rin yung number 6 strings na naka-open. Siya ay nakalapat ngayon sa number 9 fret or 9th fret. 9, 7, 6, 4, 2. Yan yung kasunod. Ulitin natin. 9, 9, 7, 6,
4, 2. Paano ba yung bagsakan nun? Down lang din, puro down lang din. Lapatan natin yung una at yung pangalawa para makuha nyo. Mabagal lang muna. Then, ang kasunod nito, balik kayo sa number 4 string 13 fret. Ulitin ko, sa 4 string 13 fret, ang babanggitin ko ay puro fret lang muna. 13, 14, 11, 13, 9, 11, then lilipat kayo sa number 5 string, 9 fret, 9 fret, 7 fret, 6 fret, 4th fret, at 2nd fret. Yan yung kasunod. So, lapatan natin mga kings. Mula umpisa. Then, papasok na yung istansa nun. So, lagyan na natin ng bilis. Tanda nyo, mga kings, ang magiging ano nyo lang dito, medyo sa mga timing, yung timing nyo dun sa pagtugtog ng intro na yan. So, bigay na natin yung tamang bilis niya. Yan yung intro. Pagkatapos ng first chorus, magkakameron siya ng adlib. Medyo mag-a-adjust lang kayo ng konti. So, ituturo ko rin sa inyo yung part ng adlib. Ang babanggitin ko sa inyo ay number of frets na lang uli para mas madali nyo masundan. Kumbaga, listan nyo na lang para kahit hindi nyo na siya mapanood or hindi nyo na ulit-ulitin, listan nyo na lang para doon nyo na lang pag-aralan. At kung gusto nyo sabayan, pwede nyo namang ulit-ulitin yung ating vlog or yung video. So, ito na. Number 13 fret, lapat nyo na yung inyong daliri sa number 4 string. 13, 11, 9, 7, 6, 7, 6, 7, then, balik sa number 13 fret, 13, 14, 11, 13, 9, 11, then, itong kasunod sa number 5 string, 9 fret, pababa uli, 9, 7, 6, 4, 2. Then, ang kasunod niyan, balik kayo sa number 13. 13, 14, 11, 13, 9, 11. Then, balik kayo sa number 5 string, 9 fret. Number 7 fret. 5 string pa rin. May iba na yan. Lipat kayo sa number 4 string, 9 fret, 7 fret, 6 fret. Bago pumasok ng istansa. So, dahan-dahanin natin. 13, 11, 9, 7,
6, 7, 6, 7, 13, 14, 11, 13, 9, 11, then number 5 string, 9 fret, 9, 7, 6, 4, 2. Kasunod, number 4 string, 13 fret, 13, 14, 11, 13, 9, 11. Number 5 string, 9 fret, 9, 7. Number 4 string, 9 fret, 9, 7, 6. Kanta or verse. Bilisan natin ng konti ang ad-lib. Down pa rin, puro down pa rin. Kaskas pa rin yung ano niyan. Puro ganun lang. Puro ganun lang. So may kumakahol pang aso. Lapatan na natin nung tamang bilis niya. So, kumpletuhin natin yung intro. Then, isusunod natin yung ad-lib. So, ito muna yung intro. Yung tamang bilis na mga kengs. Ad-lib. Ganun lang kadali yung intro. So, sa nag-request kay Jericho Niño Ares, hinimay natin yung base sa aking pagsasepra, yun yung aking pagkakarinig. So, kung sa tingin mo meron ka pang ibang naririnig na tunog na pwede mong idagdag, kayang-kaya mo na yan. Kumbaga, i-enhance mo na lang. Pattern lang yung binigay kong paglaro nung intro na yan. So, mga kings, maraming maraming salamat. At muli na naman tayong nakita-kita sa ating guitar tutorial. Sa susunod na i-upload natin yung chords naman na ginamit sa kantang yan. At muli, sa lahat po ng nag-subscribe, maraming maraming salamat sa inyong pag-subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga guitar tutorial pa na gagawin natin. Napakarami pa, mga kings. Napakarami pa talaga. At muli, maraming salamat sa inyo lahat. At hanggang sa susunod, Mimo. So, mga kings. Oh, my kings. So, mga kings, I love you all, kings.